Wala pa rin tayong naitatala. Mukhang yan na ba? That is first two points para sa ating ball game. Kaya naman tuwan-tuwa. Jonathan Gray, nauuna doon si JJ Domingo. Lead pass, and that is a nice pass coming from Jonathan Gray to JJ Domingo. So the king of the Blazers to his successor. Kita mo naman yung fast break niya. Ang ganda ng pasahan nila. Pero look at that. Victor Gizjol. Ponce for a three, and that is good. So after a Victor special. Laban, Lyceum. Beda, magaganap yan. Ha? October 4. Makakalaban nila Letran versus etong San Beda Red Lions. Kaya importante ang game mamaya. At the crowd for a non-bearing game, madami. Tingnan mo naman yung Binild side at saka itong LPU side. Talagang nagsusuporta pa rin sila kahit sabihin mo. Siyempre sa eskwela, practice kayo araw-araw. So halos 24-7 magkakasama talaga itong mga players na to. Muna yung bolang tumatalbog-talbog na yan. Jonathan Gray. Binalik kay JS Domingo, babawi ng tres. Inaarap ni Coach Topex, and again, ito yung mga kailangan nilang daanan para maging malakas na team sila in the future. Talking about consistency, itong si Jonathan Gray. Napansin mo ba yung partner? Pagkahugot sa kanya ni Coach Aldin, eh talagang gumawa agad itong si Jonathan Gray, pero itong si Lakas Tesantos partner. Tesantos, lead pass para kay Jonathan Gray, sidestep. Tawagin ay Eurostep, pero sa atin sa Pilipinas, sidestep lang yan, partner. Pero of course, konti lang ang nakakagawa. Pero like I was saying, Jonathan Gray, of course, swabbing-swabby maglaro yan. Pero ito si Castor, nagpapakita ang dilas. From the outside, pasa again, inside. Sabi po kasi, hindi siya ganun ka-flashy eh. Dumrive bigla eh. Di ba, partner? Ano yung tingin niya sa ating oras? Ayun na nga, at natapikan ng bola. Whoa! That is a nice shot! So, Castor, partner! Humingi ako ng pasensya, sabi ko hindi siya masyadong flashy. But of course, we will see that for sure sa next top 10 place ng NCAA. Pero si Anton Altamirano, of course, tuned in ngayon. Martin Antonio watching us right now. Jonathan Gray, pull up, and that is good! May set ng season na to for the improvement of his players. Nice pass coming from Jonathan Gray to J.R. Ongtenko, no? Nice find yan para kay Jonathan Gray. Ito naman kilala itong si Jonathan Gray, talagang slasher to. So nakakahanap talaga ng mga butas yan sa depensa. Bumawi rin naman ng magandang pasa itong si Embida para kay Joseph Gavaini. Ating score, 37-29. Si Alanes is back on the floor. Titira ng tres si Alanes. And that is good. Jonathan Gray, titira ba ng tres? That is a nice shot from Jonathan Gray. Score kontra dito sa St. Benil Blazers. Avedra, mukhang ito na ang pagdiinan ng mga CSB Blazers at Lyceum Pirates. Loose ball, J.R. Ontenko, binigyan ng kalamangan dito. Mga kapuntos dito, J.R. Ontenko. Back to his teammate, Castor. Kanina pa niya ginagawa yan. Kaya naman, Castor. Talagang big shots ang pinupukol itong si Gerard Castor. Gerard Castor is playing efficient basketball for the St. Benin Blazers. Nga, walang big man itong LPU. Jonathan Gray knows that. And he will attack. And yun na nga ang nangyari. Dahil there's no big man, no last line of defense. Posture na pinakita nila sa ating ball game na to. Mahabol ang Lyceum pero hindi sila na-rattle. Yeah.